pagpupuri ng pangalan ng Panginoon. At saglit tayong tumayo, saglit lang tayo, di ba? Yan. At sa pagtayo natin ay yumuko tayo at pumikit sa oras na ito. At sa oras na ito ay limutin muna natin yung mga sarili natin. Limutin muna natin yung mga nakaraan at limutin muna natin kung ano yung mga narating pa. Sa Pilipinas at sa buong mundo. Maghari ka, Panginoon, maging sa mga pribadong mamamayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Maghari ka, Panginoon, sa iyong katawan, sa body of Christ. Maghari ka, Panginoon, sa buong mundo. Lord, be the King of this place.
Be the King of our lives. Be the King of our family. And be the King of the nations of the world. Salamat po, Ama, ng marami. Kunin niyo po ang lahat ng karangalan. Ito lamang po ay para sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Heso Kristo. At ang bawat sa'yo magsabi na, Amen. Amen. Isang malakas nga po, Amen. Amen. Glory to God. Sige. Dala niyo mga Biblia ninyo. Before to, naghintay na kami. Pero mukhang nasundo kami, magpo-forme. Eh, nung malapit na, biglang sabi, mag-ready na. Pagdampot namin ganoon, naiwan ko tuloy yung Bible ko. Nakikinig ko ako ba tayo? So, mabuti na lang, meron naman akong Bible sa cellphone ko. Okay ba yun? So, labas nyo yung mga Bible ninyo. Kung inyong mga Bible din naman ay nasa cellphone, ilabas din. Guess ba natin? Huwag lang tayo mag-Facebook, ha? Huwag, ha? O pwede natin record yung mga mensahe. Di ba? Pwede. Gawin natin yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Yan. Huwag ho tayong makikinig lang tapos kakalimutan yung lahat. Magpunta sa Pilipinas o saan mang panig ng mundo, sinasabi ko sa lahat ng mga nakikinig, nagdalang nun. Kasi, lalo na kung hanggang alas 10 ako rito, de joke lang yun, mga 9 lang. Kailangan lahat mainis na natin lahat ng mga sasabihin. Yes ba natin? So, sisikapin natin na tuwing dadalo tayo, tagi tayo, may dalang Biblia, may dala tayong ballpen, may dala tayong notebook. Kasi, hindi naman natin lang sasabihin ba? So, uli yun, mamasahin po uli yun. Gets natin? Naunawaan natin? Sino yung nakagets? Taas nga yung kamay. Sabi mo nga sa katabi mo, gets mo? Gets mo? Gets na gets. So okay, basahin natin sa Matthew chapter 6 verse 9 to 10. Matthew 6, 9 to 10. After this manner, therefore, pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Yan. Sa Tagalog, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano ang pinapasamba ng Diyos? Larawan. Amen? Ang pinapasamba ng Diyos ay larawan. Tama? Mm-hmm. Hindi. Ano masabi? Sambahin ang? Pangalan mo, hindi larawan. Sambahin ang? Pangalan mo. So, hindi larawan, ha? Kaya pag may nakita kang sumasamba sa larawan, basahin mo ito sa kanya. Sabihin mo, hindi larawan, pangalan. Gets natin? Tama ba ako mali? Tama. Yeah. Kaya mas magandang medal na talaga kayong Bible eh. Kasi pag wala kayong Bible, sabi, ganun lang yan ang ganun. Oo. Sambahin ang nawa ang pangalan mo. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ano ang nais ng Panginoon na dumating sa mundong ibabaw na ito? Ng kanyang ano? Kaharian. Yan, hindi niya yata ka nasusundan eh. Panitin kayo eh. Kaharian mo lang ng kahen, nais na ito ay maging kaharian niya. Ang buong Philippines, ang buong mundo ay maging kaharian niya. Amen? Not my kingdom, not your kingdom, not anybody's kingdom, but God's kingdom. Amen? Yan. Nais ng Panginoon na maging kaharian ang buong mundo. Yan. Again, ha? Matthew 6, 9 to 10. After this manner, therefore, pray ye, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven.
Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman ang sa lupa. Gets natin. Ano bang lugar po ito? Lupa nga ito. Correct. Pero specific na place, anong tawag sa lugar? Anong lugar ito? Bacha, Bukawi, Bulacan. Sa English, yung Bacha. Bacha, Bukawi, Bulacan. So, Bacha, Bukawi, Bulacan. So, nais ng Panginoon yung Bacha, Bukawi, Bulacan ay mag-inigat nanonood nasa Bacha, Bukawi, Bulacan tayo. To those who are watching and listening out there, we are in Bacha, Bukawi, Bulacan. So, yun. At para sa inyong kaalaman, nasa YouTube tayo, no? KOJF Church YouTube channel. KOJF Church YouTube channel. So, like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel. At tayo ay nasa Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. So, lahat naman tayo meron itong FB, di ba? Kahit nga matatandang bungig, may FB. Oh, kahit nga malabo na yung matanan, may FB yun eh. Yung iba nga, nasusunog yung niluluto nila, kay FB. Marami nga, napubuyat ka, FB. Ganoon yun. So, it means, no? So, God wants all the nations of the world to become His kingdom. Nais ng Panginoon na ang buong mundo ay maging kaharian niya. Actually, ito yung tinatawag natin the Lord's Prayer. Diba? The Lord's Prayer ito eh. Aman namin sa mga salangit, kasambay na nga lang sa amin ng remunsyon nila ng Diyos para sa langit. Actually, nung ako ay nag-aaral nung elementary, best in religion ako eh. Ewan ko ngayon kung may mga ganun pa ngayon. Pero nung mga panahon namin, meron kaming mga religion subjects. No? Subject, I mean. So, although hindi yun hindi yung kasama sa grade, no? Pero yun ay kasama sa curriculum, no? At nag-i-excel ako ron sa religion subject na yun. Ganoon yun. So, kabisado to ko ito kahit nakapikit ako. Naman namin sumasalangit kasambay ng alam sa mga rinsan din ng Diyos. Parang sa langit, bigyan ko kami ang pagkain namin sa araw-araw. Ganoon. Thank our Father that work in heaven, hallowed be thy name. Ganoon. Pati nga yung mga Abaginoong Maria, alam ko yun eh. Abaginoong Maria, napubunong ka ng Maria, kaya mo sa kamay. Ay, hindi ko na ganoon. So, ang tawag dito, ang Matthew 6:9 and the following verses ay tinatawag pong the Lord's Prayer. Yan. At ito ay hindi sa atin pinapasa ulo ng sa atin ng Panginoon to pray it again and again, at parang bagang ito yung isang mantra o parang isang may kapangyarihan na kapag paulit-ulit mong sinasabi ay mayroong power. Hindi po ganoon. Ito pong Matthew 6:9 and the following verses na tinatawag na Lord's Prayer ay hindi po ito pinapamemorize sa atin ng Panginoon at paulit-ulit nating dasalin at na magkaroon tayo ng mga bits na Abaginoong Maria o Ama namin sa masalangit ka binibilang mo. Hindi po ganoon. Yes po natin. Ang kinakailangan po nating maintindihan kung ano yung kahulugan ng the Lord's Prayer na ito. Pero dahil maikli lamang yung oras natin, hindi ko na itatakil, hindi ko na ipapaliwanag pa yung buong the Lord's Prayer. Gets natin? Dito na lamang tayo sa Matthew 6:9 and 10. Pwede ba yun? Pero gusto nyo habangon, habangon, nasa sa inyo yun. Pero hindi, puputulin ko na, okay lang? So sa Matthew 6:9 hanggang 10 lang tayo. After this manner, therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. So very, very clear. Thy come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Sino ang Diyos sa langit? Ang Diyos. Si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo. So, kung paano siya ang Diyos doon, siya ang nasusunod, ang kalooban niya ang nasusunod, siya ang hari, siya ang makapangyarihan, no? Siya ang master everything, no? Sinusunod diyan ang mga angels. So, listen very carefully, maikli lang ito.
ang nais ng Panginoon sa buong mundong ibabaw na ito, maging sa lugar na ito, maging sa mga puso ninyo, sa lahat ng tao, ang nais ng Panginoon, siya ang maging hari. Siya ang masunod. Nakikinig ba tayo? Siya ang masunod. Let your kingdom come and let your will be done. So kapag ikaw ay naging kaharian ni Kristo Jesus, it means ikaw ay sumusunod sa Diyos. Kaya nga isang tao ay kinakailangang ma-born again, no? Kinakailangang magkaroon ng personal relationship with Christ. All peoples on earth must have a personal relationship with Christ upang sa ganoon tayo ay sumunod sa Diyos. Amen po ba? So napakaraming bersikulo sa Biblia na dati ay masuwain tayo. Maraming bersikulong ganun. Diba? Na dati tayo ay masuwain. Ibig sabihin, kapag ikaw ay wala pa kay Kristo, if you are not yet a born again Christian, if Jesus Christ is not yet lives in your heart, no, you are far away from the will of God. You are not doing the will of God. But if you accept Jesus Christ as your Lord God and Savior, then that is the time that you will now do the will of God. Nakunawaan natin? Pag tinanggap mo si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo, ito na ay yung simula na ikaw ay susunod na sa ating Panginoon. Thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. So ito talaga ang pinakalayunin ng ating Panginoon. This is the goal of our God to make the Philippine Island and the nations of the world His kingdom. Not the devil's kingdom. Not anybody's kingdom. Not my kingdom. Not your kingdom. Jesus, mahawak na. Ito yung nais ng Panginoon na maging kaharian niya ang buong mundo. Na ang kalooban niya ang sinusunod. Yung gusto niya ang sinusunod. So kapag wala ka sa kaharian ni Kristo Jesus, ikaw ang nasusunod. O kung sino-sino ang nasusunod. Pero pag ikaw ay nasa kaharian ni Kristo Jesus, if you are now in the kingdom of Jesus, if you are in the fold of Jesus, then you are hearing His voice and you are obeying. Nakita ka ng mga Kristiyanong hindi sumusunod sa Panginoon, tanungin mo siya, Kristiyano ka ba? Eh bakit hindi ka sumusunod sa Diyos? Bakit hindi nakikita ang pagka-Kristiyano sa iyo? Eh bakit ikaw ay nasa kingdom ni Satan? Hello? Are you still with me? Yes. If you will see a Christian saying that he or she is a Christian, and yet, not doing the will of God, maybe he is not in Jesus' kingdom. He is in the devil's kingdom. Nakunawaan po ba natin? So napakaliwanag po ng ating Panginoon, thy kingdom come, thy will be done, here on earth as it is in heaven. Nung ako'y nasa Israel, ay nasubukan kong yung mismong niluhuran ni Jesus. Doon sa Mount of Olives, di ba? Si Jesus, di ba, lumuhod? At paglohod ni Jesus doon, tatlong beses siyang nanalangin, di ba? Sabi niya, you can remove this cup of suffering from me, but Father, not my will, yours be done. Hirap na ito, pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Because of the great pain, no? That he was experiencing that time dahil sa matinding agony pain na nararanasan niya ng mga panahong iyon, alam niyo kung babasahin niyo ang banal na kasulatan, yung kanyang sweat, yung pawis niya, pumatak na parang dugo. Parang dugo. At hindi tagagap, I mean parang dugo. Dugo talaga. So it means, grabe talaga yung paghihirap niya. Bakit? Kasi isipin mo, itinuring siyang kriminal. Sino ba yung nasa kaliwat kanan niya? Di ba mga kriminal yun? Di ba nung nakapaako si Christ sa Krusang Kalbaryo, di ba mga kriminal yun? Mga mamamatay tao yun eh. Eh siya wala naman siyang kasalanan. Alam ba ninyo na kapag ikaw ay pinaako sa krus, it means, ang ibig sabihin nun, death penalty, lethal injection. Yun ang ibig sabihin nun. Capital punishment yun.
na unawaan natin, capital punishment yun. Kaya yung pagkapako ni Christ sa krus ng Calvary, that is capital punishment, considered a sinner. And yet, the Bible declares, he has no sin. Wala siyang kasalanan. Walang matagpo ang kasalanan sa kanya. Naunawaan po natin. Pero kinonsidered siyang criminal. From 9 o'clock in the morning till 3 o'clock in the afternoon, he was hung on a tree, on a cross. Isipin mo yung init na nararanasan niya. Kaya yung nung nanalangin siya doon sa may Getsemani, no? Hindi biro yung tatlong beses siyang nanalangin na pakialis po, pwede niyo pong alisin sa akin, Ama, you can remove this cup of suffering away from me. But not my will, but yours be done. Kaya nagkaroon ako ng isang privilehiyo, mismo yung niluhuran ni Kristo Jesus, lumuhod din ako doon, nakikinig pa ako tayo sa Israel. At yung prayer ni Jesus Christ, yung din naging prayer ko, na matagal ko nang ito'y pinanalangin sa Panginoon, muli kong ipinanalangin, gets natin, na Father, let thy will be done in my life. Kung ano yung nais, gusto mo, pangarap mo, ibig mo sa buhay ko, siyang mangyari at maganap. Nakikinig pa mo ba tayo? Panapakan nga natin ang Panginoon. At doon sa Israel, na naranasan ko rin yung nilakaran ni Jesus Christ, yung tinatawag na Via Dolorosa, the way of suffering, nalakaran ko rin yun. Dahil nga lamang doon sa Israel, yung Via Dolorosa, yung way of suffering na ito, hindi nakagaya nung panahon nung ni Jesucristo. Ito ngayon ay may mga tindahan na sa paligid, sa daanan. Pero based on the history, no, yun ay yung way of suffering, the Via Dolorosa. At mismo roon ay nalakaran ko po yun at patuloy na lalakaran. No? Pag lumabag na uli yung biyahe uli tayo ron at ikuti natin muli yung buong mundo para gawin kahari ni Kristo Jesus. Nakikinig pa po ba tayo? So mga minamahal, no, Jesus Christ, no, pray thrice, Father, you can remove this cup of suffering from me, but let not my will but yours be done. So ganun tayo mga kapatid, mga minamahal, mga magulang, na nahihirapan tayo, nasasaktan, nakikinig pa ba tayo? Na yung kalooban ng Diyos hindi natin gusto, ayaw natin, gusto natin takasan. Umatras, sumuko, bumigay tayo, mag-backslide tayo. Pero hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, magpatuloy tayo at maganap kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Though, not just sometimes, many times, bashers and haters come, di ba? Persecutions come, di ba? Attack of the enemy comes, no? Hindi naman smooth sailing ang ating pagiging Kristiyano, di ba? Napakaraming problema pag subok laban ng buhay tayong nararanasan. But despite of all these things, the Lord is saying unto us, let His will be done in our lives. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, mangyari sa ating mga buhay. Ganoon yun. Pag walang problema, ang sarap-sarap maglingkod. Tama? Ang sarap-sarap dumalo. Pag may problema, umaayaw na tayo. Kasi hindi biro yun. Pero hindi nais ng Panginoon na tayo ay tumigil. Ang nais ng Panginoon, magpatuloy tayo at sabihin natin, let thy will be done in my life. Amen! 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 Amen. Eh ako naranasan ko rin sa buhay ko noon. Pagod na ako sa paglilingkod. Sapagkat yung mga head ko, instead na sila yung nangangaral, wala pa, bisita-bisita lang sila sa mga churches. At ako yung hinahagis kaliwat kanan, likod at harapan, pagod na ako. Burn out na ako. So I decided to stop preaching the gospel of Christ. Nakikinpaw ba tayo? Pero hindi yun ang sinabi sa akin ng Panginoon. Ang sabi sa akin ng Panginoon, huwag kang tumigil sapagkat mas gagamitin pa kita sa malakihan. Amen! 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 Kaya, kung dumadaan ka sa matinding pagsubok ng buhay at hindi ka aatras, mas nakilang bagay ang gagawin ng ating Panginoon. Sabihin ko sa katabi ko, tuloy ang laban! Tuloy ang laban!
Diba? So, that time, no, I was preaching from one place to another, and my heads are just visiting the churches. Eh, ako yung lagi nilang sinasalang, no, priest in this place, priest in that place, no, under the church, no. Eh, burn out na ako, eh, pagod na ako, eh. Sabi nyo, bakit ba itong mga heads ko, puro na lang talaw-talaw, pag-isip-isita. Pero sino naman yung tumatanggap ng malalaking sahod at love gifts? Samantalang ako nasa ilalim nila, magkano lang yung tinatanggap ko? Nakikinig pa ho ba tayo? Pero ako yung pagod na pagod. Eh sabi ko, eh, so I decided to stay. No, for I will use you more mightily, effectively. So hindi ako nag-stop. Hindi iniikot ko Pilipinas, iniikot ko ang buong mundo. Amen. So ngayon, nandito ako sa Batya, Bukawi, Bulacan. Amen. Mamaya lang, hindi na to Batya, Batyang may tubig na. Batya lang kasi. Mamaya, Batyang may tubig na ito. Di ba? Sa taga-saan kayo, Batyang may tubig, Batyang may sabon, Batyang may mga damit. Glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ayun. Sabi nga noon, no? This Lord's Prayer, hindi lang ito minimemorize, no? And to say it again and again, parang isang mantra, no? Isang amulet, hindi po, no? Ito yung isang dapat na i-apply sa ating mga sarili, na ang nais ng Panginoon na tayo ay maging kaharian ni Kristo Jesus, na ang kalooban niya ang nasusunod sa ating mga buhay. Nagiging pa po ba tayo? Sabi nga no, sa aklat ng Awit 40 verse 8, I delight to do thine will, O God. I delight. Do thine. Ano yung buhay ko siyang mangyari at masunod? Nakikinig pa ba tayo? Kaya habang bata pa kayo, simulan na ninyo. Alam niyo yung kalooban ng Panginoon. Lord, ano po ba yung plano mo sa akin? Ano ba yung gusto mo sa akin? Ano ba yung pangarap mo sa akin? While you are still young, ask the Lord, what is your plan for my life? What is your will for my life? Not my will, not anybody's will, not my parents' will, but what is your will in my life? And the Lord will reveal to you His plan. Guess natin? Sasabihin sa iyo ng Diyos kung ano yung kalooban niya sa buhay mo. Alam niyo si Sermon, eh lahat na yata ng matitinding kasalanan, naranasan niya. Lahat na matitinding kayamanan ni Solomon, naranasan niya. Pero si isa, in the book of Ecclesiastes, chapter 11 and chapter 12, no? Alam mo bang sa mga ngaral, chapter 1 hanggang chapter 10, Ecclesiastes chapter 1 hanggang chapter 10, nasa backsliding state si Solomon noon, nasa kasalanan siya noon. Kaya ang gulo-gulo pag binasa mo yung mga ngaral, chapter 1 to 10, Ecclesiastes chapter 1 to 10, if you will read that, no, ang gulo-gulo. Pero sa chapter 11 and chapter 12, dun mo na makikita yung nasa gitna na ng kalooban ng Panginoon si Solomon. At ano? Sabi, while you serve, habang bata ka pa, maglingkod ka na. Sapagkat matikman mo man lahat ng bagay, pero darating ang panahon na sabihin mo sa iyong sarili, wala pala itong kabuluhan. Everything is meaningless. Everything is useless. All everything is vanity. All is vanity. Kaya ang nais ng Panginoon habang maglingkod ka na. Sinanong na yung mga matatanda. Guess natin, if the Lord is challenging the youth to serve God, the eldest Lord, the older ones, the adult, naunawaan po ba natin yun? Wala sumasagot? First Timothy 4.12, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example. For the believer in God, and let down on you because you are young, but set an
example for the believers, late maging tanda mga mata. Huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Maging magandang halimbawa ka, maging uliran ka sa pananalita. So, iwasan na yung mga green jokes. Nakikinig pa ba tayo? Yung mga pangit na at saka yung mga hindi ayos sa mga salita. No? Sa pamumuhay, nakikinig pa ba tayo? Sa pamumuhay, dapat makita ng mga tao yung Kristiyanong pamumuhay. The way you talk, the way you speak, the way you dress, the way you act in school, in church, in your own home, in your workplace, in every sa lahat. Hindi yung Kristiyano ka sa loob ng Diyos, pag uwi mo ng bahay, may pangil ka na. Hindi ganoon, ganoon. O kaya ikaw ay meron ng sungay. May tao pang uba dito. Kung bakit maraming nai-Istanbul, kasi nga maraming nagki-Kristiyano-Kristiyanuhan lamang. At hindi lamang Kristiyano-Kristiyanuhan. At maraming nagpapastor-pastoran lamang. Makita sa kanila. Yung ugali ni Kristo ay hindi mo makita sa kanila. Maaring sila ay magaling manamit, magaling mag-English, magaling sa Hebrew, Greek, magaling mangaral dahil graduate ng Bible school, pero hindi mo makita ang ugali ni Kristo sa kanila. Nakikinig pa po ba tayo? Amen. At kung sakasakaling may makikita ng nagaya nila, eh huwag kang mai-Istanbul, magpatuloy ka. Nakikinig pa po ba tayo? Kasi makakakita ka pa rin ng mga taong tumutulad sa ating Panginoong Hesus Kristo. Anong sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 11:1, follow me as I follow Christ. Imitate me as I imitate Christ. So kung merong mga Kristiyanong not imitating Christ, if there are Christians and workers of God, no, proclaiming Christian leaders and are not imitating Christ, so hindi yun. Pero makakakita ka ng mga babae, mga lalaki, mga naglilingkod sa Panginoon na sinusundan yung halimbawa ni Kristo. Amen po ba? Sino ang ating magandang halimbawang dapat tularan? Si Kristo. Tapos yung mga namumuna ay sumusunod kay Kristo o gumagaya kay Kristo. Naunawaan po ba natin? Yun yung palakpakan niya natin sa glitang pagkakitin. Yun. So dapat tayo ay nagiging kagaya ni Kristo, Romans 8:29. 1 Corinthians 11:1, naunawaan po ba natin yun? So yun. So mga minamahal, ang nais ng Panginoon tayo ay maging kagaya ng ating Panginoong Hesus Kristo na kung paano ang kalooban ng Ama ang nasusunod, dapat ang kalooban din ng Diyos ang nasusunod sa ating mga buhay. Naunawaan po nga natin. Glory to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Naunawaan po nga natin. So, kung ako ay hindi tinawag ng Panginoon para maging pangaral, ito na sabi ay ministry, no salary. May salary ka po ba sa church ninyo? Wala po. Wala po akong salary. Nakikinig pa po ba tayo? Living by faith. Kung meron mang allowance na tinatanggap, allowance lang yun. Wala po akong salary. Nakikinig pa po ba tayo? Dahil hindi naman ako trabahador eh. Ako ay manggagawa ni Kristo Jesus. Yung iba, gusto nila ng salary, bahala sila. Pero ako po ay walang salary sa church. Amen po ba? I have no salary in the church, only allowance. Sa aming iglesia, sa sobre, meron dong love gift for the man of God. Bahala ka na kung ilang milyon ang ilagay mo, yun ang para sa akin. Ilang milyon? Nakikinig na ako, naman po ba natin? Paano ka nabubuhay lingkod ng Diyos? Doon sa may sobre, meron doong tithes, tithes, radio, TV, mission, etc. Pakahinaan natin ang ating mga cell phone. Kung hindi mo mahinaan, hinaan mo talaga. Sir, na nakaka-stop mo kanina pa, tanog ng tanog eh. Pwede na yun. Pakahinaan nga natin yung mga cell phone na yun. Nakaka-stop mo tayo eh. Tanog ng tanog kanina pa yun.
Naunawaan po natin. I have no... Church only. Ano ako pinag-aaral ko? Mga pinag-aaral na waabog ba natin? Doon sa sobre, meron doon tithes, meron doon for the radio, meron doon for the TV. Television. Meron dong picture, meron dong picture, meron din din dong pinginig pa ako. So, ano mga ministry yun ang hiwalay? Ano ka lang sa akin, doon nabubuhay ang pamilya ko? Wala sa mga sagot. So, wala po akong salary hanggang ngayon. Amen po ba? Wala. Pero naiikot ko ang buong Pilipinas at ang buong mundo kahit na wala akong salary. Bakit? Kasi maraming hinihipo ang Diyos na mga tao para magkaloob. Amen? May tao pa po ba rito? Kapag ikaw ay binigyan ng, kapag totoong lingkod ka ng Diyos, no, kapag totoong lingkod ka ng Diyos, hindi mo kinakailangan manira sa mga totoong lingkod ng Diyos. Hindi mo kinakailangan mag-divide ng church, mag-agaw. Binang sariling tupa, sariling ministeryo, at lahat ng pangangailangan mo ibibigay ng Panginoon. At yun ang ginawa sa akin ng Panginoon. Nadali lang, gawin na papalapa. Huwag siya tumat. For 33 years in my full-time ministry, naiikot ko ang Pilipinas, naiikot ko ang mundo, ibinibigay ng lahat ng amin sa wag hinirang pinin. Guys, remember this. No? Kapag ang ginagawa mo ay kalooban ng Panginoon, He will provide. Amen? Anything that if it is the will of God, then He will provide. Ipoprovide niya yan. Ibibigay lahat ng pangangailangan mo. Kapag hindi binibigay ng Diyos yung mga yung suporta, baka hindi pinapagawa ng Diyos yan. Pero pag pinapagawa ng Diyos yan, may suporta siya. Naunawaan po ba natin? Remember that. If it is the will of God, then there is provision. God wants all the peoples of the earth to be His kingdom, to do His will, till the last breath of our lives. If you are in the center of the will of God, then God will supply all your needs. Napakasimple lang naman ang sinasabi ko. Then the Lord will fight for you. Ipaglalaban ka naman ng Panginoon. Ganoon yun. So this coming June, I will be celebrating my 33 years in the ministry as a full-time worker of God. Aside yung hindi pa ako full-time, nagsimula akong gitarista. Dati mga tinutugtog ko, jan-jan-jan-jan, da-da-da-da-da-da-da-da. Laki sa layaw! Laki sa layaw! Tagapuntok! Ganun mga tinutugtog ko noon. E nung nabuhon na ginawin ba na? This is the day that the Lord has made. Kaya nung nabuhon na ginawin ako, sabi ng mga kapitbahay ko, Baduy! Hindi na Ricky pangalan ko, Baduy na, Baduy! Kasi iba na yung tugtog noon-una, dam-dam-dam-dam, dararararararandam, Tapos biglang, ito ang araw na gawa ng Diyos. Kaya sabi ng mga kapitbahay ko, Baduy! Nagbago yung tumilig pa, bravo! May tao pa ba? Glory to God. Naunawaan po na. Kaya talaga yung cellphone talaga, istorbo sa pagsambayan. Hindi ko naintindihan bakit nauso yung cellphone. At minsan yung cellphone nagiging priority pa sa pagsamba. Amen po ba? Naiiwan yung pagsamba para natumugon sa cellphone. Hindi itabi yung cellphone para unahin yung pagsamba. Nagiging napakahalaga ng cellphone kaysa sa pagsamba. Instead na yung pagsamba ang mauna, yung cellphone ay maitabi. Naintindihan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Hello? Di ba sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang kanyang kalooban, lahat ng pangangailangan mo ibibigay sa iyo. Kaya maraming tao, bakit di ako humagaling?
Bakit walang pagpapalo, walang blessing, walang promotion? Eh, hindi mo naman pinaparayority si Lord eh. Laging huli si Lord. Huli sa pagsamba. Huli sa pagdalo. Huli sa pagkakaloob. Laging huli si Lord. Kaya tanong ng tanong ang marami, bakit di ako nababarag, dapat di ako gumagal? Less priority sa'yo si Lord eh. May tao pa ho ba rito? Amen. Less priority. Bisang umasap, sumasamba na nga eh, kapapan ng kapwa sa cellphone eh. Nagbabibrate ba? Oo, nakasilent ka pero kinakapa ko nagbabibrate eh. Kasi si Lord. Hindi na nakikinig. May tao pa ho ba rito? Amen. Ayos na. Babalik pa ako. Ha? Hindi na. Ang pagbalik, patahin niyo na ako. Kaya papalik! Lahat ba nakikialam mo ng pakalami mo? Buhay na buhay! Buhay na may buhay! Pinakikialam mo! Nadayo ko lang nito para makialam! Mateo 6:33. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Unahin mo ang kanyang kaharian, at lahat ng pangangailangan mo'y ibibigay. Kung ikaw ay may sakit, pagagalingin ka niya, gagawa ang Diyos sa iyo ng himala. Pagpapalain ka niya, pasasaganayin ka niya, ibabless ka niya, ipopromote ka niya, magiging scholar ka, mapopromote ka, makakatapos ka, makakapag-asawa ka ng wapo at maganda. Kahit hindi wapo at maganda, basta type mo yan, basta mapapasagot ka, mapapakasawa mo ka. Napabiyasa ginda ka ng kalooban ng Panginoon. At kahit na aayaw yung nililigawan mo, yung type mo na yan, yung crush mo na yan, pero sa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, hindi makakatakas yan! Yun lang pala ang kailangan natin, gumita sa kalooban ng Panginoon. What we have to do is to put our lives in the will of God, in the center will of God. No, yung kalooban talaga ng Panginoon. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. All tanan gabos. Inulangan mo, ikaw ka na ni Kristo Jesus, espiritu ka ng bastard, lumayas ka! Eh kung wala ka naman sa kalooban ng Panginoon, bastard ka pa rin! Ay palayasin mo yung espiritu ng bastard na yan. Pag wala ka sa kalooban ng Panginoon, bastard ka pa rin. Pero pag nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, kahit hindi ka sasagutin yan o hindi ka type niyan, nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, kasabihin ng Lord, sagutin mo na yan. Amen! Kaya alam mo, wala sa digahan yan eh. Yung magaling at dumiga. Wala. Hindi, yung mga papungay-pungay ka ng mga mata mo. Wala. you know, brethren, in order, no? Na to follow us, not just to follow us, to overtake us, the blessings of God, just put yourselves in the center will of God. Kumita nga sa kalooban ng Diyos. Unahin mo siya in everything. Bago kumain, pray ka muna. Lahat ng gagawin mo, pray. Unahin mo palagi siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Meron nga akong ilalang abogado eh. Maliligo, pagising ng umaga, maliligo na yan, magsisipilyo na yan, magjejel na yan. Tapos sa everything, magsusot na siya ng barong niya. Bago umalis si abogado, magkakwentay muna. Kakwentay. Primo, bakit kimok mo na kailangang magbarong,
bago kang magbasa ng Bible at magpray. Sabi niya, kung dapat na presentable ako sa harapan ng mga kliyente ko, dapat mas lalong presentable ako sa harapan ng Diyos. Kasi marami pag-aharap sa Diyos, barabara eh. Pagdadalo, barabara eh. Hindi ko sinabing magsuot ka ng Louis Vuitton. Pero pagsasamba ka, tingnan mo sarili mo, nakapansamba ba ako ngayon? Baka nakapampaligo ako. Tanungin mo sarili mo. Kung church yung pupuntahan mo, sasamba ka, tingnan mo sarili mo. Hindi ko sinasabing magsuot ka ng Chanel, Louis Vuitton. Tingnan mo sarili mo, nakapansamba ba ako? Eh kahit chinelas lang yan, yung kung yan ang na, meron ka eh. Basta ang gabi mo sa chinelas mo, linisin mo. Maliban lang kung dinadaanan mo, puro putik, kagaya ng napunta mo sa mga probinsya. Talagang yung dinadaanan nila, puro putik. Yung pagpunta nila ng church, madudumi yung mga paa nila. Pagbubomba muna sila, sa kanila lilinisin. Pero kung hindi naman ganun, kahit nakasinelas ka lang, siguraduhin mo naman yung chinelas mo, ay maayos sa'yo. Nakikinig pa ba tayo? Eh di lang, ito, pinag-pinag-pinag-pinag-necktie ko yan. Nakalimutan lang yata yung necktie kasi hindi naman tugtugtog yan, pinatugtog yun. Nakalimutan lang yung mag-necktie. Mag-make-up pa sana yan eh. Eh ito rin na. Hindi na tuloy nakapag-make-up, hindi na tuloy nakapag-ano. Eh marami, magtuturo, aawit, tugtugtog, di naman yung ayos. Hindi mo lang isipin, magtuturo ba ako, aamit ba ako, tutugtog ba ako, nasayaw ba? Ano bang ayos ko? Hello? May tao pa ho ba rito? Saan ka humaharap, di ba, sa King of Kings and Lord of Lords? So dapat kung humaharap ka sa King of Kings and Lord of Lords, tingnan mo ang sarili mo. Simulan mo sa puso mo. Ayos ba yung puso mo sa pag-arap mo sa Diyos? Ayos ka ba sa pag-arap mo sa Panginoon? Hindi, binabaro-baro lang ng iba. Akin ako. Ano shot mo? Ito, pampaligo mo. Pampits. Okay na ito. Bakit? Mabuti ka, umakadit ako eh. Hindi may utang na loob pa sa'yo yung Diyos. Pero pag-aakad ka ng ligaw eh. Okay na ba? Okay na ba? Isa ba? Kita ko pa kung ba rito? Hindi na talaga ako mangaral eh. Mabuti nga walang mikropono kasi makulit ang mga aral eh. Mabuti nga walang pulpito kasi yung pulpito tatabi ko rin eh. natin. So dito na po ako magtatapos. Matthew 6, 9-10. Let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. So God wants all the peoples of the earth, God wants all the nations of the earth to become His kingdom. God wants to be enthroned in our hearts, in our family, in every agency, in every department, maging sa mga privado. Nais ng Panginoon na siya ang maghari, siya ang masunod, siya ang kalooban niya ang matupad. Hindi ang kalooban ng sino mamang presidente, ng mga senador o sino pa man. Ang nais ng Panginoon, siya ang masunod. Amen? Amen. Psalm 24, verse 1, the earth is the Lord and everything that is in it. Awit 24, versikulo 1, Psalm 24, verse 1, the earth is the Lord and everything in it. Lahat daw po ng sa mundong ibabaw nito ay kanya. We are God's property. If we are God's property, if we are God's creation, so let His will be done in our lives. Hindi yung gusto natin, kahit nga sa pagkukuha ng kurso, hindi yung gusto-gusto mo. Tanungin mo ang Lord, ano bang kurso ang gusto mo? Ay, nung gumraduate yung anak ko ng UST, cum laude. Ay, masaya na ako, nakapag-graduate ko na siya. Eh biglang sabihin ba naman sa akin, Papa, nakapasa ako ng Ateneo, tuloy ako ng loob. May sabi ko, bang, mas malaki bayad dun ah. Totoo. Quadruply ang bayad ko rin sa Ateneo. Masaya ako kasi pupunta siya ng Ateneo, tutuloy ng loob. Pero malungkot ako. Kasi unang bayad ko, per se, 140,000. This is true.
pera pa yung kanyang boarding house, pera pa yung kanyang mga libro, etc., etc., 140,000. Eh, hinanap po ang mukha ng Lord. Sabi ng Lord, I will provide. So, pinatuloy ko. Ngayon, third year, second sem na siya, honor student sa Ateneo Law School. Di ba nakakatawa si Lord? Kits natin? Kaya pagkalooban ng Lord mag-aaral ka, may provision. Pagkalooban ng mag-asawa ka, may asawa. Pag hindi pa, wala kang asawa, tumigil ka, magpahinga ka dyan. Huwag mo pinagpipilitan ang sarili mo. So, yun, habol ka ng habol. Pagkalooban ng Lord, siya hahabol sa'yo. Tumaan natin. So, God wants His will to be done in our lives. And God wants to seek first His kingdom and His righteousness, and all our needs will be given unto us. Kapag ang iglesia ay pinatayo ng Diyos, huwag ka mga problema. Saan ko ba kukunin yung pera? Paano pwede nito? Etcetera. Huwag mong problemahin yun. Problema ng vision. Naunawa ako ba natin? Nung ako'y pilag full time ng Lord, eh, hindi naman, wala naman akong problema eh. Kasi sinuplay na lahat ng pangangailangan ko. Lingkod na Diyos, full time ka, wala kang salary na pag-aaral mo ang anak mo sa Ateneo High School. Okay! Sinong magnagbabayan? Ang daming iniipon na doon. Kinakausap sila ng Lord para bayaran. Natao pa ako ba rito? Amen. Lumuhod ako. Tapos may binulong sa akin babae. Sabi ko sa anak ko, puntahan mo yun. Kinausap na ng Lord yun. Pinuntahan niya. Sabi ng babae, oo, kinausap na ako ng Lord. So ito, check it. Bayaran mo. Yan nga ba niya, check it. Pupuntahan ko yung mga ninong at ninang ko, marami ng utang sa akin yan. Meron ako revelation, pinuntahan niya! Tumantawa yung mga ninong at ninang niya, nagbigay, nagpa-picture pa. Ito! Sabi ng mga ninong at ninang niya, proud kami sa'yo, kumlaudi ka eh. Punta ka lang dito, bibigyan kita. So na, tuloy-tuloy yung pagbabayan. Guess natin, walang problema. So, dito ko natatapusin. Lahat ng kalooban ng Diyos may provision. Tandaan mo, ang hinihingi lang ng Panginoon, uunahin mo siya. Bagang upo sa likuran, yung anointing malayo sa'yo, dapat niya ka lagi sa hukor, harapan mo upo, para yung anointing tama ka agad sa'yo. Amen mo ba? Amen. Lagi ka nauuna sa pagpapala. Yung iba nga, pag-ayuda, lagi nasa unahan mo. Huwag ka sisigse! Eh, lalo pa sa Panginoon, malakas magbigay ng ayuda si Lord. Amen. Eh, alam ninyo, itong pandemya, marami hindi nag-service. Marami nagbagsakan. Kumonte sila. Eh, ang GF yung maman eh. Dumami, atende. May tao pa ho ba rito? Bakit? Isa lang ang sekreto, gumitna ka sa kalooban ng Panginoon. Isusupply ng Diyos lahat ng pangangailangan. So, wala kang poproblemahin. Sa lahat ng pinapagawa ng Lord, wala kang poproblemahin. He supply all of our needs. Just stay in the mid, in the center will of God. And seek ye first continually His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. Amen? Amen. Yung mga lamang tayo pumikit, ha? Wala mo ng kalagitan, ha? Wala mo ng tinginan sa pagbaba. Don't talk to the person beside you. God
God wants all the peoples of the earth to be His kingdom, to do His will, to be like Him. Jesus did the will of the Father and finished the will of the Father. Despite of the pain, despite of the suffering, He fulfilled. He fulfilled. He did and finished the will of the Father. More attacks of the enemy will come upon you, saith God. But be calm and be still. The Lord will fight for you and will give you the victory. Yes. And the Lord will provide all of your needs. Maraming magsasabi sa iyo na wala ka sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Naliligaw at nalilinis ka ng landas. But stand firm. You will see the victory of God, says the Lord. Yes, many will say unto you, many will come unto you, you are out of the will of God. But you are in the will of God. And the Lord will give you victory, says God. Itong sinasabi ng Panginoon, isuko mo lahat ng mga bisyo at kasalanan. Isuko mo lahat. Lahat ng kahalayan, karamihan, kapangitan, kawalan ng kabanalan. Isuko mo lahat sa Panginoon. Surrender everything to the Lord. Any sins, any vices, any impurities, any iniquities, any unholiness. And you know that. Surrender it all to the Lord. Surrender your personal dream, personal ambition. And let that ambition and the dream of God come upon you. And the Lord is saying unto you, commit your life deeply to the Lord now, not tomorrow. Not later, but today, now. I-commit mo ng malalim ang buhay mo sa Panginoon. Itanaga mo ng malalim ang buhay mo sa Panginoon. No excuses, no alibis, no reasonings. Commit your life to the Lord. Deeply surrender everything. 100%, not 99.99%, but 100%. When I entered the full-time ministry 33 years ago, I never backslid. I stayed in the will of the Lord. Hindi ako nagtrabaho, hindi ako nagnegosyo, hindi ako nag-part-time. And the Lord supplied all our needs. And continually supplying all our needs. Pasensya na po kayo. Pero ito ang totoong Kristyanismo. Ito ang totoong pagdalo, paglilingkod sa Panginoon. Ito ang totoong pagpapastor. Ito ang pagiging pagtotoong contact person coordinator. Yung ibibigay mo ng totohanan ang buhay mo sa Diyos. Isusurrender mo ng totohanan ang buhay mo sa Diyos. Isusuko mo ng totohanan ang buhay mo sa Diyos. Wala ka ng pag-aari sa buhay nito. Galatians 2:20, I am crucified is Christ that liveth in me. Iniwan ko yung pinag-aralan, iniwan ko yung tinapos, iniwan ko yung business, iniwan mo lahat. Alang-alang sa kalooban ng Diyos. At pinalitan ito ng Diyos na mas mainam at mas maganda na higit pa kaysa dati. Kaya sa oras na ito, surrender your everything to the Lord. Surrender your all to the Lord. No excuses, no reasonings, no alibis. Your everything to God, 100%. Surrender all your vices, iniquities, unholiness, impurities. Ang buhay Kristyanismo, alam mo ba? Hindi yung pag naborn naging katapos na yan. Tuloy-tuloy na babaguhin ka ng Panginoon. Apostle Paul says, I die daily. We will continually die to ourselves and live for God.
Alam mo kung bakit nag-backslide si Peter? Kasi yung bangka niya nung tinawag siya ng Panginoon, tinabi niya lang eh. Kaya nung dumating na yung pagsubok ng buhay, binalikan niya yung bangka niya. Pero iba si Elisha, nung siya ay tinawag ng Panginoon through Elijah, yung kanyang okay, yung kanyang mga hayop, pinadispedida niya. At kahit na matitinding rejection na ginawa sa kanya ni Elijah, nagpatuloy si Elijah. At ang bilang Elijah as yung kanyang desire na double portion of God's anointing, natamo niya. But I tell you, brethren, John 3:34, in this final hour, the Lord is not just giving us the double portion of God's anointing, but the unlimited anointing. Kung gusto mong mabuhay sa open heaven, unlimited blessing, unlimited promotion, unlimited miracle, keep on obeying the Lord, no matter what. No turning back, no looking back. Just looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lagi kang susuko, aatras, bibigay, magbabaksad, babalik sa bisyo at kasalanan kapag hindi surrender ang buhay mo sa Panginoon. Pero pag surrender ang buhay mo sa Lord, walang atrasan ito. Tuloy-tuloy ang laban. Naranasan kong batuhin ng bato, bubog, kasahan ng maril habang ako'y nangangaral, suntukin, alimurahin, pero hindi ako matras. Sinabihan na akong isang sinungaling, pero hindi ako matras. Kaya sa oras na ito, tatanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, isusuko mo ng totohanan ng buhay mo sa Panginoon, at hindi ka aatras. Hindi ka aatras. You will fully surrender your life to the Lord. You will fully forsake and renounce all your sins and iniquities. False doctrine, false religion, and false belief. And not only that, you will never give up. You will never give up. Alam kong sa akin, taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Tayong lahat, yung mukha at pumigil, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. If you want to cry, just cry, come on. If you want to cry, just cry. Do it, continue. Come on. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Pag-ura-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 
na kung gusto mo mamata ng luha sa iyong mga mata, ayaw mong ipatakin mo. Kaya't ako'y susunod sa iyo. Kaya't ako'y susunod sa iyo. Kaya't
will give it unto you. I will give it unto you. I will surrender it and be used for your glory alone. Sa oras na ito, magpatawad ka. Sige na. Pero kung sinawa ka ng hindi maganda, then forgive and forget. Kung merong magpaparusa, hayaan mo yung batas ang magparusa sa kanila. Do not put the law on your hand. And aside from that, the Bible declares, "Arrogance is mine," saith God, "I will avenge for yourself." But rather, the Bible declares, "Love your enemy and bless and pray for them." Sige po, magpatawad tayo. Magpatawad tayo. Minsan nga, sarili mong asawa, sarili mong anak, sarili mong magulang, sarili mong kapatid, sarili mong kaibigan, sarili mong classmate. Minsan kapatiran pa sa Panginoon eh. Minsan sinasabi, mga pastor at pastora sila, pero ang sasamaan ng ugali. Nagpukunwari ko ang norella, patawarin mo. Tawarin mo, hayaan mo na ang Diyos. Magpatuloy ka. Huwag mo nang ungkatin, huwag mo nang banggitin pa. Ano man ang mga bagay niyan. Tuloy! Sige po, at kung may mga bisyo at kasalanan na dapat ihingi ng tawad, kayo na humingi ng tawad sa sarili ninyo. Kaysa pasunurin ko lang kayo na hindi galing naman sa puso ninyo. Kapatid na lang kayong manalangin personal sa sarili ninyo. Yes, Lord. Lumalapit po kami sa inang totohanan. Humihingi ng totohanan. Nagpapabago, nagpapalinis. Maayos. At mula sa oras at araw na ito, lalakad Panginoon sa katwiran, sa kabalanan, sa tama. Lahat ng aming matututunan, gagawin namin ito, lalakaran namin ito. Bagamat kung magkamisan, masakit o mahirap, may persecution, may master, may Father, right now, let your forgiveness flow, let your restoration flow, let your revival flow, let your healing flow. I pray in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Let your blessing flow, I pray. Take it in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. God knows your heart, and God sees. As you remove the anger, the hatred, the resentment, the bitterness, the jealousy, any spirit that is not of God, Father, I let loose thy love in Jesus' name, the Son of the Living God. Alam kong may ginagawa ang Diyos. Alam kong may itulak mo ang bukol, wala na ang bukol. Lahat ng sakit, anumang karamdaman, wala na yan. Anumang hinihingi mo, sinagot na ng Panginoon. The Lord would write healing, giving you forgiveness and breakthrough. The Lord is writing your name in the book of life.
Lord, in this very, very hour, in this very, very moment, God, we receive you, Jesus, as our Lord, God, and Savior. Beginning this day, you are our King, Lord, God, and Savior. Beginning this day, the Holy Spirit will dwell in our heart and continually lead us, guide us, and fight for us. Panginoon ko, sa lugar na ito na hindi galing sa Panginoon. Any stronghold sa lugar na ito na hindi galing sa Panginoon. Mismo rito sa church na ito at maging sa lugar na ito, I bind it by the blood of the Lamb. I rebuke it in Jesus' name. Any territorial spirit, any stronghold in this church, in this place, I bind it by the blood of the Lamb. I rebuke it in Jesus' name. The Son of the Living God. And beginning this day, I am prophesying, pronouncing, and declaring that this place now is God's property, a Jesus property, a kingdom of Jesus, where the perfect will of the Lord is being done. Salamat po, Ama, ng marami, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, at ang bawat sa'yo magsabi na, Amen.